Mabuti naman naalis na kayo. Ang kakapal na mukha niyo. It's about time. Sana maging masaya ka na, Clara. Sana sa pag-alis namin, ay mawala na yung galit sa puso mo. At sana, kahit kailan na hindi mo maranasan ang naging buhay ni Mara. Dahil alam mo, napakahirap ang maging mahirap, ang mabuhay ng salat. Pero, siguro kung naranasan mo man yun, mag-iiba ang tingin mo sa anak mo. At hindi magiging ganyang kasama ang ugali mo. Talaga bang aalis na kayo? Papa, Yaya. Nakakalungkot naman. Napamahal na kayo sa akin. Pwede naman po namin kaya dalaw-dalawin dito eh. Kung bakit naman kasi kailangan pang humantong sa ganito eh. Mami-miss kita, anak. Bakit? Ha? Ano yun? Tinan ko nga. Ano masakit? Ha? Tinan ko. Diyos ko. Sino may gawa niyan? Si Clara? Kaya nga po, mas maigi na umalis na kami. Malayo na to si Mara kay Clara. Clara! Nakita ko ang paso sa likod ni Mara. Kinakampihan niya siya? Hindi ito usapin ng kampihan. Hindi ganyan ang klase ng pagpapalaki ko sa'yo. At lalong hindi kita tinuruan na manakit ng ibang tao. Pero sinaktan ako ni Mara. Sana nga huwag dumating ang araw, Clara, na pagsisisihan mo mga ginagawa mo. Susan, Mara. Alis na po kami, Sir Amante. Hindi na po kami magiging pabigat sa inyo. I'm sorry this had to happen. Pwede ko pa kausapin si Alvira. May babago ko pa isip niya. Hindi na po, ay, hindi na po. Naiintindihan ko naman po si Ma'am Alvira eh. Maski naman po ako eh, hindi ko kaya nakikita ang sakto na anak ko. Maraming salamat po tayo kung isipin niyo na inaabuso namin ang kabaitan ninyo. Huwag mong isipin yan, Susan. Mabait na bata si Mara. Kahit kailan, never siya naging pabigat sa amin. Salamat po, tinanggap niyo kami sa panahong nangangailangan kami. Napakabuti niyo pong tao. Sir Amante, maraming salamat po. Habang buhay ko pong tatanumin yung utang na loob namin sa inyo, pasensya na po kayo kung ito'y kinahinat na ng lahat. Hindi ko naman po sinasadya. Alam niyo pong tinunin ko na kayo parang ama. Mara, Susan, I don't want you to go empty-handed. Ito, para magamit niyo sana sa pagsisimula niyo ulit. Hindi na po, ma'am. Marami na po kayong naitulong sa amin. Susan, hindi. Pinagtrabawahan ni Mara to. Ito yung talent fee niya para dun sa print ads. Kinatanggapin niyo na. I'm sure makakatulong to sa pagrenta niya ng maliit na bahay. Maraming salamat po, pero ibawas niyo lang po yan sa utang namin sa inyo. Susan, hindi ako naniningil. Ma'am Alvira, aalis po kami hindi dahil sa may ginawang kasalanan si Mara. Aalis kami para mapaghiwalay ang dalawang bata. Maraming salamat po sa kabaitan ninyong dalawa. Tara na. Sigurado ka bang wala na tayong naiwan? Wala na po, Nay. Magiging maayos din ang lahat, anak. Basta't magkasama tayo. Pakiramdam ko po kasi kasalanan ko. Kung di ko po sana pinatulan si Clara, hindi po sana mauwi sa ganito kalaking gulong lahat. Hindi, anak. Huwag na huwag mo sisisihin ang sarili mo. Alam ko naman na hindi mo gagawin yon kung walang mabigat na dahilan. Kilala kita, anak.
At tama lang na ipagtanggol mo ang sarili mo. Ako may kasalanan. Sinabi mo na sa akin noon na hindi kayo magkasundo ni Clara. Pero pinilit pa rin kitang tumira rito. Nangako ako sa'yo na wala na mananakit sa'yo, pero anong ginawa ko? Iniwan kita rito mag-isa. Hinayaan kitang maapi. Anak, ako ang dapat humingi ng pamanin sa'yo. Nay, wala po kayong kasalanan. Pinapangako ko po sa inyo, Nay. Simula po sa araw na to, hindi ko nahayaang apihin pa ako ni Clara. Thank God, Desiree, umalis na sila. Finally, napalayas ko na sila dito sa bahay namin. At sisiguraduhin kong hindi na sila ulit makakatungtong dito. Wow! I love it, Clara. Looks like you've won the battle. Pero, nasa school ang totoong war. Well, Desiree, hindi lang yan yung bala ko. Samantalang yung marang yan is left with nothing. I will win this war. And I'll do it with style, just like I always do. Winner ka talaga, Clara. Hindi na makatulog, anak. Natensyon lang po ako kanina. Dahil dun sa nangyari? Sa tingin mo, tama ba yung desisyon mo na paalisin si Namara? Mga ayoko lang kung nasasaktan si Clara. Alam ko, nasaktan si Clara. Pero anak, nasaktan din si Mara. Kaya nga ho, mas tama talaga na maghiwalay na muna yung dalawa. Tama ba na pabayaan mo na lang ang kamalditahan ni Clara? Mamang, hindi naman ho ganun yun eh. Kitang-kita po ng dalawang mata ko, sinasaktan ni Mara si Clara. Oo nga, nakita mo. Pero nakita ba natin ang buong pangyayari? Mamang, anong ibig niyong sabihin? Nakita ko ang likod ni Mara bago siya umalis. May paso ng plancha ang likod niya. Ano? Pakiramdam ko, kasalanan ko rin eh. Matagal ko nang nakikitang inaapi ni Clara si Mara. Pero hindi ako makapagsalita. Pinilit kong huwag magsalita. Dahil alam ko mapapagalitan ninyo si Clara. At yan ang magiging dahilan ng malaki ninyong gulo. Alvira, kung alam ko yung namang kahaganito, na mananakit siya ng ganun, sana nung pa nagsalita na ako. Mamang, sigurado ba kayo dyan sa sinasabi ninyo? Kilala ko po ang anak ko. Clara may be a brat, pero hindi siya nananakit ng tao. Buksan mo ang mga mata mo, Alvira. Hindi maikakailang si Clara may gawa nung pananakit na yon kay Mara. Alvira, sinasabi ko sa'yo, habang maaga pa, putulin mo ang sungay ni Clara. Huwag mong hayaan na kayo mismo ni Amante ang suwagin ng sungay niya. Clara, totoo ba na pinasok mo ng plancha si Mara? Of course not, Mommy. Why will I do such a cruel thing? Anak, are you telling the truth? Ma, I will not lie to you. I'm telling the truth. God knows kung paano po nakuha ni Mara yung sugat niya. Baka po nung inaaway niya ako na paatras lang siya sa plancha. Opo, galit po ako sa kanya, pero hindi ko po sa kanya magagawa yun. Katubo niyo po ako. And I'm your daughter. I will not lie to you. Clara, anak, mahal na mahal kita. You know that I will do anything for you. I hope you're not lying to me, anak. Dahil pag nagsisinungaling ka, hindi si Mara ang sinasaktan mo. Ako. You always remember that, okay? Anak kita. Anak kita, Clara, and I want what's best for you.